meron tayong ipapakita ko kung paano namin ina-assess yung mga mamaya, yung mga ganitong issue dito sa ITR. Look, pag RPM, RPM 2,000. Oh, pangit ng RPM. Yeah, RPM mo 3,000. Lakas mo. Itaw. RPM mo 4,000. Off. Go. Yan. Excessive lakas mo. Excessive lakas mo. Low power. Wala nang power to. So mamaya magkakandak tayo ng assessment. Detestrip ko muna para mapuksan nga pala yung buto. We'll show you kung paano namin ina-assess. Tsaka dinadala sa top performance yung ganitong klase ng unit. Ito sir. Ito sir. Hindi ito compatible sa kanya kasi ito pang L300. Hindi yan compatible sa kanya. Sana yan. Possible, may problema ka na sa injector. Pangalawa, possible na yan. Okay, mag-test drive tayo. Pag nag-test drive ka, look, yung angat ng RPM, bago siya mag-play, tignan mo ang usok doon. O yan, tignan mo, nakangisi na yung nakatricycle sa likod. O, kawawa na sila. Hindi ko... Ang RPM niya, sir, palyado. Ngayon, pag pinilit mo siyang dihinan, oh, ayun na, ngingisi na yung mga tricycle doon sa likod. So, hindi ito pwede. Well, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ito inonormalize. Kung paano namin ina-assess. For sure, ngayon pa lang sinasabi ko na manonormalize namin ito. Ma-identify ko lahat ng pinanggagalingan. Well, must be provided lahat ng parts. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong klaseng mga parts yung babalitan. Hindi, nasa 60 lang. Ako lang dyan. Nag-chat na kayo kagabi. Ito yung dapat darating kayo ng Sabado. Opo. Tapos hindi kayo natuloy. Matakante. Parang hindi ko na maalala. Nasakit kasi ako. Magaling pa lang ako ngayon. Anyway, kaya yan. So, ngayon pa lang anong name mo, sir? Okay. Sir Greg, ngayon pa lang. Nasabi ko sa'yo manonormal. For sure. Alright. Ganito kami mag-assess. Nakita nyo naman sa video kanina, ang issue nito, low power, excessive black smoke, erratic idle. Ipakita mo yung temperature. Nag-RPM ka. Yan. White. White yung asset niya. So, i-eliminate natin yan pati low power. Isa-isayin natin. Pagkas kasi sinabing black smoke, hindi na kami lumalayo sa air into fuel imbalance. Lahat ng components regarding dyan, yun ang itatakil natin para hindi tayo magkaroon ng lituhan. So, based sa assessment namin, nag-diferensya kasi sa engine. Unahin natin sa fuel system, injectors. Sa air naman, filters. Yan, tingnan mo yung air filter. So, yan ang air filter at puti doon, maitim na dito sa subject na yan. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na, mas-solve natin yung problema. Okay. So, pangalawa, part pa din ng electronic part ng injectors is yung mga solenoid sa ibabaw ng injectors. Dapat natin makuha na ng inductance kung malalakas pa, kung matataas pa yung figure or yung values. May desire kasi. So, yan. Yung una is 5.70. So, that's normal. Number 2 is 5. Kayo, gumagalaw kayo eh. O, 5.75. Number 3. 5.49. Number 4. O, so far so good. Sa electronic part ng injector, wala tayong problema. O, possible internal part.
ng injectors. Tapos may leaking. So sa electronic part niya walang problema. Sa mechanical tayo ngayon, mag-check. Then dito sa oil, possible leaking. Oh, nasaan mo ba? Possible na yan, may leaking. So ma-assess yan pag naisa-isa yan, na i-normalize lahat ng components niya yan, possible mawala na yung black smoke. Tapos mag-perform na siya into its top performance. Kaya wala siyang performance kasi mababa yung torque. Palyado, instead na mag-produce siya ng 333 Nm at 2000 RPM, malamang ang napuproduce niya lang is 100 or below 100. O, possible na sa oil. O, possible leaking na yan. Okay, isa-isahin natin. Pacheck ako lang, tanggalin mo yung ibabaw. Napabaklas lang tayo. Good sir. Sir, anong oras kayo galing? Bounsaw. Yung mga tricycle kanina. Yak, yak sila. Hindi, ngayon pa lang sa assessment ko. For sure, masusumpratin yan. Hahanapin ko lang kung anong kailangan parts na palitan. So far, so good. Normal yung mga major parts na injectors, electronic parts na oil, ano natin, oil pressure natin, normal naman sila. May leaking nga lang. So, pinigyan kita ng mga kailangan natin i-repair. Sa mga parts, oil filters, yung mga yan muna. Papakita ko lang din sa long-term parts para ma-determine natin kung sino sa kanila. Tapos, huwag mong ilalayo ito lagi. Kasi, 5 out of 10 na mga sa trooper, nagkakaroon na ng issue sa ECM. Lalo na itong sa'yo, tignan mo, nabuksan na. Hindi na siya standard. So, possible yan, wala na sa program. Kunin mo yung file. Kunin mo yung file. Pag-open ng mga kailangan, na lumutang na yung isang injectors. Hindi ka pareho. So, ang diferensya nito sa mechanical part ng injectors, hindi sa electronic part. Ang recommendation, alternative is rehabilitation. Ang standard recommendation, ang standard procedure, palitan lahat ng injectors ng bago. Brand new, that's approximately 24 to 28,000 per piece. Depende kung sino ang supplier. So, yan ang assessment ko dyan. For sure, madadala namin yan sa top performance right after. Okay. Pwede na mag-start? Yan lang isa. So, ito na. After ng job order, tignan natin kung may nagbago. Ito na yung tunog. Ito na yung tunog. Wala na yung tunog puliklik. So, meron siyang problema sa radiator. Ito lang ginawa namin sa radiator kasi ito natunaw na. Lagay lang tayo ng tubo. Yan lang. Sige. Test drive na tayo. So, ito na siya ngayon on cold start, ha. On cold start. Ito na siya ngayon, cold start. Oh, yan na yung tunog niya. Ito na siya ngayon on cold start. Yan na siya on cold start, ha. Almost 3,000 RPM. So, wala na tayong usok. Cold start yan. That's normal. Hindi na siya ganun kakapal. So, mag-test drive na tayo. So far, so good. Makikita na natin kung meron ng performance. Kung hindi na ganun ka, grabe yung usok. After normalization ng engine. Ramdam ko na siya dito. Matinan to. Unlike before. Pag angat ang RPM, hindi na makita sa likod. Ngayon, basic na lang sa kanyang 80 km per hour. No? Saglit niya lang kunin. Yung makina may gigil. Makina may gigil.
walang usok. Ayan, 3,000, almost 2,500, oh, walang usok. Wala na yung excessive lux po. 90 km per hour. Gawin natin, check lang natin sa normal working temperature. Paabutin lang natin para makita natin yung kung mag-leak dun sa radiator, sa part ng radiator. Pero at least yung performance niya ngayon, nakuha na natin yung normal. Ito, ibang sa arangkada, lock sa arangkada. O, wala. O, arangkada tayo. Like dati, grabe yan. Lalo na sa arangkada. Dati pag arangkada, hindi ko nangitim na usok, tapos hindi siya makano. Hindi ko makarangkada, tulog ka. Ngayon, 80, 90, 90. Ayan, medyo maangat na yung temperature natin. Natin ang walang buwelo para makita natin kung usok. Zero, walang buwelo yan. O, banat. O, look, walang usok. Na siya ngayon. Tapos wala tayong usok. Ayan. Ayan na. Kahit pag-arangkada. Pagbitaw, paakyat, din, walang usok. Oh, so, nasolve. Nasolve natin yung problema. Erratic idle, excessive black smoke, under power. Na-solve natin lahat yung problema. So, good na to, for release na ng unit ni Sir from La Union. Alright. See? Ayan. Minor, din, walang usok. Ulit. Minor, din, wala tayong usok. Walang excessive black smoke. Solve ang problema. Alright.